Samahan na natin si Xiao Chua sa mga sandaling ito at alamin natin kung ano ang kanyang paksa sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Xiao Time! Nitong nakaraang mga linggo, nakita natin na maraming nagalit ng mga Muslim sa pelikulang Innocence of Muslims ni Sam Basin, kung saan ipinakita ang Propeta Muhammad, peace be upon him, bilang isang anak sa labas, babaero, pirata, at child molester. Kailangan nating maintindihan na sa relihiyong Islam, bawal na bawal po ang paggawa ng wangis ng kahit na sino, lalo na ng Propeta Muhammad. Sa mga moske, tanging pangalan lamang niya ang isinasabit. Malalim din ang debosyon ng mga Muslim sa alaala ng kanilang propeta at itinuturing na tila paglapastangan sa kapamilya ang paglapastangan sa kanya. Kaya ganun na lamang ang kanilang damdamin ukol sa pelikula. Sino nga ba si Propeta Muhammad? Kung naminig nyo ang katagang panahon pa ni Mahoma, si Mahoma po ay hindi isang general na Hapones, kundi ang salin sa Espanyol ng pangalan ng Propeta Muhammad. Taong 570, sinasabing ipinanganak si Mahoma sa Mecca sa May Arabia. Nahiligan niyang manalangin sa mga kuweba at dito raw niya natanggap mula kay Anghel Gabriel ang mga pahayag ng Diyos na si Allah. Naisulat ang mga pahayag na ito sa banal na aklat ng Islam, ang Quran, na nagpapakita ng halos parehong mga karakter sa Bibliang itinataguyod din ng mga Kristiyano. Dumami ang kanyang tagasunod, ngunit dumami rin ang kanyang mga kaaway. Kaya naglakbay siya patungo Medina noong 622. Ang paglalakbay na ito na Hijra ang siyang simula ng kalendaryong Muslim. Bumalik siya sa Mecca at halos mapayapa niyang nasakop ito. Ipinasira niya mga Diyos-Diyosan dito. At dahil sa relihiyong kanyang pinasimulan, ang Arabia ay nagkaisa bilang isang bansa. Ngunit kahit isa na siyang tinitingalang pinuno, namuhay ng simple sa isang kwarto lamang at patuloy na nakikitang nagwawalis pa ng bakuran, naghahanda ng pagkain, nananahi at naghahanda ng mga sapatos. Ala Secretary Robredo. Pumanaw si Mahoma noong 632. Pinili ni Michael Hart si Mahoma bilang una sa listahan ng The 100, a ranking of the most influential persons in history in 1978 dahil hindi lang siya naging matagumpay sa pananampalataya, kung hindi gayon din sa politika. Hindi na may tatanggi ang malaking papel ni Mahoma sa kasaysayan ng daigdig. Kailangan ipagdiwang ang kalayaan sa pamamahayag, ngunit maganda rin namang ugali ang rumespeto ng paniniwala ng iba. Ngunit kung ikaw naman ay malapastangan, sana ay huwag namang ilalagay ang batas sa sarili nating mga kamay. Muli, isang panawagan ng hinahon. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.